Hey guys, so for today's video, sasagutin natin yung mga common questions nyo about sa GCash Visa Card. So nga ng mga tropa, since nag-avail ka ng GCash Visa Card na ang order natin on GCash app, so these are the some of your questions on my video na nakatag dito. So ayang video na yan mga tropa is a tutorial on how you can be able to order a GCash Visa Card. So first question mga tropa is na nakuha ko sa inyo, ano kinaibahan ni GCash Visa Card to GCash MasterCard? So, ang pinaka difference po nila mga tropa is mas mababa po ang foreign exchange rate ni GCash Visa Card, which is mas goods po siya mga tropa, lalo na kung gagamitin mo ito sa ibang bansa. And also, no transaction fee mga tropa. Ayun ang kinagandahan ng Visa Ready na card. So, second mga tropa is about sa linking ng ating GCash Visa Card. So, once ma-receive kasi natin yung GCash Visa Card, need po natin siya i-link sa ating GCash app. So, ang dami sa inyo dito, hindi makapag-link. Minsan, lumalabas daw is internet error. Yung iba naman, hindi nila ma-link. Hindi nila alam kung bakit. So, ito na nga mga tropa. Ilalagay ko dito, i-flash ko. So, ayan yung itsura ng GCash Visa Card. So, it consists of 6, yung nasa pinakataas, which is yun yung 16-digit card number. So, yung hinihingi sa GCash app na last 4-digit number is doon natin siya matatagpuan, doon sa 16-digit, yung last 4 doon. So, yun nasa pinakamataas na numbers. So, sumunod is yung CVV, which is yun yung 3-digit number. Mga tropa, for your privacy concerns, make sure na hindi nyo ibibigay itong CVV. Especially, lalo na kung meron sa inyo may magko-call asking for your details, wag na wag nyo ibibigay yung CVV. Even sa mga may mga debit cards kasi sobrang importante nyan. Sobrang security code kasi yan guys, yung 3-digit na yan. Pero pag asking siya yung CVV, kunyari example, may bibiling ka online, so need talaga siya ilagay. So next is yung virtual account number, which is nakalagay naman doon sa may bandang baba yun, maliliit lang siya na text, yun yung virtual account number. So ayun na mga tropa, marami sa inyo kasi nagkakamali na ang ginagamit nila sa last 4-digit number is yung nasa virtual account number, which is mali po yun. Dapat ang inalagay po natin doon is yung nasa 16-digit na nasa pinakataas yung malalaking text yung numbers, yung 16-digit doon, yung last 4 na. So next question mga katropa for number 3 na nare-receive natin sa GCash Visa Card, magkano ba ito? So ang GCash Visa Card mga katropa is 250 pesos all in, included na po doon yung shipping fee. So sa GCash Visa Card, ang maganda dito mga katropa is magagamit natin to sa lahat ng restaurants, online shops, or anything, you name it, magagamit nyo siya kasi para na rin siyang debit card. Also mga katropa, pwede nyo rin po itong gamitin for withdrawal. So kung gusto nyo mag-withdraw ng pera from GCash, pinakamagandang way ito, lalo na kung malaki ang kukunin nyo. So, ang minimum withdrawal amount, I mean maximum withdrawal amount is 20,000 mga katropa. Which is kung mag ka-cash out tayo dun sa mga tindahan or sa mga GCash outlets na malapit sa atin, kung 20K, minsan dito kasi malapit sa amin 5 pesos per 500 pesos na cash out. So, isipin nyo kung 20,000 yun, 500 times 10 is 5K pa lang. So, 5 times 10 is 50 pesos na. So, 50 pesos times 4
is 200 pesos. Isipin nyo, magka-cash out ka ng 20,000 pesos for 200 pesos na fee. So, kung gagamit ka ng GCash Visa Card, magka-cash out ka sa ATM withdrawal, 18 pesos lang, mga katropa, ang fee mo sa 20,000. So, di ba, sobrang laking tipid. From 200, naging 80 na lang. So, ayun ang kinagandahan ng GCash Visa Card. And yun nga, sabi ko rin kanina, pwede nyo ito gamitin sa mga restaurants, groceries, online shops, name it kahit ano. Basta online transactions or store transactions, pwede siya. Kasi natry ko na rin po siya sa H&M. Pwede rin siya sa Bench. Pwede siya sa Jollibee, McDo, you name it. Kahit anong fast food pa yan. Or kahit anong restaurant. Kahit anong stores. Accepted yan since Visa ready na siya. So for last question, mga tropa. So ang tanong na ito ay, same po ba ng GCash Wallet at GCash Visa Card ang balance? Yes po, mga tropa. Kung ano po ang balance natin sa ating GCash or GCash Wallet, is yun din po yung balance sa ating GCash Visa Card. Meaning, kung magka-cash in ka from your GCash Wallet, is yun na rin po automatic ang laman ng GCash Visa Card. Also, kapag po gagamit tayo ng GCash Visa Card, ang mababawasan po is yung GCash Wallet natin. Hindi po tayo maaring makagamit ng G-Credit or G-Loan or G... ano matawag sa G-Installment? G-Gives using GCash Visa Card. So, ang GCash Visa Card is a debit account. Which means, kung ano lang yung laman ng wallet mo, yun lang din ang magagastos mo. So, if you have further questions, mga tropa, don't hesitate to comment down below. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa aking mga video. So, yun lang, mga tropa. Maraming salamat at paalam. Bye-bye.